Hi guys, so tumirik yung ating Ducati Monster dito sa may Tagaytay. Ayan, bigla lang siya habang ako ay nag ta-travel on first gear, second gear, bigla lang siyang namatay. So yan yung lumalabas. So yan, binaklas ko yung motor, chinek ko yung mga wiring, battery, ganyan. Okay naman lahat, pati yung mga fuse, chinek ko. Mukhang wala naman talagang sira, pero hindi ko pa rin siya mapastart. So, I decided na baklasin yung battery and maghanap ng battery shop para ipa-charge siya. But upon checking, is full charge daw yung battery and 98% health. So, hindi ko na kaya. So, I decided na ipalalamove na yung ating Ducati pa-uwi para dun ko siya checkin kasi kompleto ako ng tools dun. Kasi binaklas ko na lahat. Pinalalamove ko siya. So, yan. Hanggang pa-uwi dito. So, kinarga siya sa L300 and then upon checking here, ayan, binuklat ko siya. Ayan. So, tinry ko din yung battery ng ating R15. Tinry natin siya i-series. No? So, hindi pa rin siya nag-start. Ito yung battery, oh. Ayan, oh. Bago yan. Ayan, siniris ko siya. Nakalagay lang dun sa may panel niya is low bat. Itong battery naman na to is brand new yan. Ay, ano siya, ito, meron yan dito, life. High-tech kasi to. Ayan, oh. Ayan. So, mamahalin yan. Makikita niya yan. Alam niya yan. Basta pag sinurge niyo, mahal yung ganyang klaseng battery. So, pinacheck ko siya sa battery shop. So, it says na 98% pa raw yung battery health. But upon checking here, yan. So, pag in-on ko siya, ito lang nalabas. Yan, ganyan lang. Tapos, walang neutral light. Tapos, ayaw mag-start. Ayan o. Wala. Tapos yan, pagka ginanto mo siya, pag nilipat ko siya, ayan dito. Ayan niya. Error can, sabi. Tapos dito, low bat. Which is, hindi naman siya low bat, no? So, yan. Kaganyan lang siya. So, tinignan ko yung mga fuse. So, wala naman siyang sira, no? Okay naman. Yung ECU, yun siya, ECU niya. So, wag naman sana yun yung sira. So, ngayon, ang gagawin lang muna natin yung relay. Try lang natin yung relay muna. Papalitan. Ang relay ng Ducati Monster, ito, dalawa. Meron yung dalawa dyan. So, bili tayo niyan. Palitan muna natin yung dalawa. Then, mamaya, check natin ulit if hindi pa rin siya mag-i-start. So, yeah. Yun muna yung gagawin natin ngayon. So, tara, let's go. Hello guys, so natanggal na natin ito. Yung luma, ayan siya. Tsaka ito, ayan. So, panilagay natin ngayon dito. Nakabili tayo sa may surplus. Teka, papakita ko sa inyo. Ito yung battery ni Ducati. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Ayan, dalawa yan binili ko. Denso. Ito ba yun? Ayan. So, ito, nabili ko dun sa isang auto supply. 150. Ito 200. Kasi, ano sila tawag nito? Hindi... onti lang yung may stock ng 12 volts. Meron kadalasan na 24. Ayan. So, okay na yan. Na-install ko na. Tapos, di ba, ayaw pa rin siya, ano, ayaw siya mag-start nun. Tumirik lang siya basta. Chinek ko din yung mga fuse. Ito, yung mga, nakita ba sa camera? Naka lang po, ah. Ayun. Yan, yung mga fuse na yan, chinek ko, wala namang basag. Tapos, chinek ko din yung main fuse box dito. Wala rin siyang mga basag. Tinanggal ko siya lahat. So, yan. Tinanggal ko lahat. Yan. Meron ako mga stock dito. Tinanggal ko lahat. Tapos, ito. Yung iba pa. Teka. Kolektahin natin. Yan. So, ginawa natin. Kahit na wala siyang mga basag, is pinalitan natin lahat ng fuse. Teka lang, ah. Yan. So, yan. Ito yung mga fuse. Okay? So, pinalitan natin yung lahat. Kahit na wala mga basag. Malalaman mo yan. Pag ginanyan mo siya. Yan. Tapos, pag ito nabiyak. So, yan yung mga pinalitan natin. So, magkano lang naman to? Mga fuse, 5 piso, 10 piso lang sa mga shop. So, yan. Kung ano yung mga amps niyan, may mga amps kasi yan. 30, yan. 20, 15. So, iba-ibang amps. So, yun. In-install na natin. Pinalitan na lang natin lahat to. So, mura lang naman yan. Para lang malaman natin kung mag-i-start. So, ngayon, i-check natin siya. I-check natin. Check natin yung motor if mag-i-start na. Tapos, pagka nag-start, edi happy. If hindi, hanapin na naman natin kung saan yung sira. So, ngayon, let's go. So, ngayon, buti na lang. Yes, check natin kung mag-start. Ayun, nagpa-prime na yung fuel pump, guys. Wow. So, try natin yung push start. Push start. Alright, so nag-start na. Ayos, ito yung mga napalitan. Alright.
So, goods na goods, guys. So, gumana. So, yun guys. So, napastart na natin yung ating Ducati. So, tumama yung hula natin. So, dadaling ko na siya dapat sa Ducati shop. Kaso, tinry ko muna i-troubleshoot. Kasi, itong mga motor ko, yan, si Honda RS, si R15, tsaka yung sasakyan, tsaka yung mga dati ko pa naging mga motor, is tinatroubleshoot ko muna if kaya naman masosyosyonan, baka man simple lang, is tinatry ko muna ayusin. So, tulad nito, in case, my case is na tumama tayo ng hula. Kaya, thanks Lord. So, ngayon is, bubuin na lang natin siya, tapos papalitan ko yung muffler, no? Kasi gagawin ko siyang mas ma- basi. So, yun. Thanks, no? Thanks sa panonood. So, minsan is, dun lang siya. Simpleng mga bagay lang tulad ng mga fuse or mga relay. Yan. So, hindi naman ganun kamahal yan, no? So, yan. Approve na approve. Thanks, G. So, yan. Ayusin na natin. Mamaya, videohan ko ulit pag okay na. Hey, guys. So, nabuo na natin si Ducati. Ayan, buo na ulit yung kahan niya. Ayan. So, pinalitan na natin ng muffler. So, sa soundcheck natin kung talagang all goods na siya. Ayan, naka-ano siya, titanium. SC Project. Ayan. So, naka-titanium din yung kanyang system. So, tara. Start natin siya. So, akala ko dito yung mga sira eh. Pinaklas ko yung mga dash panel. Wala naman. So, tara. Start natin siya. Alright. Testing. Ayan o. So, gumagana na talaga guys. Nice. So, push start.